Mas magiging maluwag na ang pagpasok ng mga biyaherong galing sa ibang bansa batay sa bagong resolusyon na inaprubahan ng IATF. Mapapinoy o banyaga, hindi na kakailanganing mag-quarantine basta bakunado at may negatibong RT-PCR test result. Kung kailan yan ipatutupad, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Isa ka ba sa mga Pinoy abroad na homesick na, pero napipigilan sa pag-uwi dahil maraming araw ang kakainin sa inyong bakasyon ng mandatory quarantine? Maganda balita, pwede na mag-schedule ng biyahe pa uwi dahil sa resolusyong inaprobahan kahapon ng IATF. Basta fully vaccinated at may negative RT-PCR test, hindi na kailangan ng quarantine. Regardless of country of origin, upon arrival, they shall no longer be required to observe mandatory facility-based quarantine, but instead shall self-monitor for any sign or symptom for 7 days, with the first day being the date of arrival. Pansamantala na rin sinuspindi ng IATF ang classification sa red, yellow o green list sa mga bansa pinanggagalingan ng mga foreign travelers. Kapag naman hindi bakunado, kailangan magpresenta ng negative RT-PCR test at pagdating sa bansa, kailangan sumailalim sa facility-based quarantine, RT-PCR test sa 5 araw, at kung negatibo, ay itutuloy ang home quarantine hanggang sa 14 na araw. Simula naman sa February 10, bubuksan na rin ang Pilipinas sa mga turistang galing sa mga visa-free countries. Hindi na rin sila kailangan mag-quarantine basta't fully vaccinated at may negative RT-PCR test result. Magugunit ang nauna na itong inaprubahan magsimula noong December 1, 2021, pero naudlot dahil sa pagpasok ng Omicron variant. Pagdating naman po ng February 10, itutuloy na po natin yung pagpayag nating pumasok sa bansa ang foreign nationals for business and tourism purposes. Dapat sinimula na po natin ito noong December 1. Pero sinuspend po natin pansamantala. Fully vaccinated foreign nationals beginning February 10, as long as they come from countries, ito yung mga non-visa required countries. Ang muling pagbubukas sa bansa para sa mga banyagang turista, magandang balita para sa Department of Tourism na sinabing malaking hakbang ito para sa pagbabalik ng mga trabaho kasabay ng muling pagbubukas sa mga negosyo. Nangako rin ang kagawaran na hindi sila magpapabaya dahil unpredictable ang COVID-19 virus at patuloy sila magmamonitor ang sitwasyon at sisiguruhing sumusunod sa mga protocols ang tourism establishments. Tinanong ang Department of Health, bakit sila pumayag na magluwag ng ganito gayong hindi pa naman tuluyang humuhupa ang Omicron surge? Base sa pag-aaral ng ating Interagency Task Force on COVID-19 Variants, yun pong mga returning overseas Filipinos who had been detected with this Omicron variant, wala pong naging forward transmission. Mababa po ang kaso ng ating mga returning overseas Filipino. Mababa ang incidence na nagpo-positibo sila kumpara sa komunidad. It doesn't make sense anymore because yun pong transmission dito sa ating bansa ay napakataas na. Baka mas mataas pa dun sa mga pinagbabawalan natin na mga travelers coming from other countries. Yung border control po, natapos na tayo doon. Now that there is already community transmission, we should move towards doors 2, 3, and 4. Dagdag paglilinaw ng IATF, ang mga ganitong polisiya ay pansamantala lang at pwedeng higpitan muli kung kinakailangan. Ngayong weekend naman, i-anunsyo ang magiging alert level status sa Metro Manila simula sa February 1. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.